Bukod sa ating porma at mukha, isa sa mga unang napapansin sa isang tao ay ang buhok. Kaya kahit mga lalaki, todo ingat at alaga sa kanilang crown and glory. Guluhin mo na nga raw ang lahat, wag lamang ang hairdo. Iba't ibang style kung ano-ano ang uso. Pero hindi lahat nabibiyayaan ang malusog na buhok. Ito ang pangunahing problema ngayon ni Joseph Mercado, isang TV talent at dating seaman. Sa edad niya kasing 35, maagang naglagas ang kanyang buhok. Nung papasok ako sa school, kundi wax gel yung ginagamit ko. Tapos napansin ko na lang na parang luminipis na yung buhok ko. Tapos lalang lumalapad yun ako, yan, konti-unti. Dahil, kasi napansin ko may mga buhok na sumasama na eh sa palad ko pag gumagamit ako. Pero hindi ko naman siya masyadong dinidibdib, kumbaga. Parang pinababayaan ko lang, continuous pa rin yung paggamit ko. Hanggang sa, ayun, sa tumagal, ilang taon na yung lumipas, yun na. Pansin ko na parang paubos na talaga, wala na. Alos na, wala na talagang buhok. Bawas pogi points nga raw para kay Joseph ang unti-unting pagtaas ng kanyang hairline. Madalas pa nga raw gawing katatawanan ang kanyang napapanot na ulo. Nag-decide ako na pakalbo na lang talaga ako para more on, ano na eh. Kumbaga parang, kasi pag may buhok pa ako, parang mas pangit tingnan sa akin. Kasi manipis na yung buhok ko eh. Kumbaga parang doon na rin naman patungo yun. Ang nararanasang hair loss ni Joseph ay tinatawag na androgenetic alopecia o male pattern baldness. Sa kondisyong ito, nagsisimula ang pagkapanot o baldness sa may noo. Unti-unting nagre-recede at nababawasan ang buhok sa may temple. Ang resulta, tumataas ang hairline ng mga lalaki hanggang sa maging hugis letrang M ito, na paglaoy magiging parang letrang U. It is common na makita sa mga kalalakihan na mataas ang hormone na androgen, particularly at a certain stage in our lives, na numinipis na ang ating buhok. When we say male pattern hair loss, nakikita natin na nagre-recede on the temple or the sides. So, nagiging letter M ang korte ng ating buhok. But over the years, ito ay nagre-recede papunta sa tuktok. Maaari rin na magkaroon ng pagkakalbo o pagnipis ng buhok mula sa ating crown ng ating ulo, depende yan sa ating genetic predisposition. Kaya itong si Joseph nais malinawan tungkol sa kanyang problema. Dok, totoo po bang namamana ang hair loss? It is true dahil may genetic predisposition ang pagnipis at pagkakalbo. Ngunit ang magandang balita rito, maaari nating maiwasan ang maagang pagdating ng pagnipis ng ating buhok. Dok, yun po bang araw-araw na pagsyashampoo at paggamit ng sombrero? Dahilan din ba yun ang pagkalagas ng buhok? It is a myth. Maaaring malagas ang ating buhok kung ang ginagamit natin ay chemical-based hair products. Ngunit kung ang ginagamit naman natin ay natural-based hair product, maiiwasan natin ang pagnipis at pagkalagas ng buhok. Eh Dok, last na lang po. Yung po bang nalalagas na buhok na makikita sa suklay at unan, palatandaan po ba yun na may hair loss ang isang tao? It is a myth. It is normal to lose about 50 to 100 strands of hair every day. Ang masama kung ito ay sumobra sa bilang na ito. Payo ng mga eksperto, kung nakakaranas na o nais mapigilan ang excessive hair loss, makabubuting kumonsulta agad sa dermatologist. Iwasan din daw ang excessive exposure sa araw, magsuot ng sombrero, umiwas sa stress, at pinakamahalaga, ang tamang nutrisyon. Kumain mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids, antioxidants, at biotin. It is very important to keep our scalp and hair clean always. Napakahalaga na ang pipiliin natin na ingredients for our hair is to avoid the chemical-based hair product but to use natural-based hair products. Bahagi ang buhok ng ating kalusugan, kaya dapat din itong alagaan gaya ng iba pang bahagi ng ating katawan. Di ba't dagdag pogi points kung malusog ka na, good looking pa!